watch this, ano, anong impression, anong magiging dating sa amin ng title, Leap of Arrive? Kasi ang daming connotation niya, kung minsan sinasabi na, ano, pag you've made it, you have arrived. Ngayon, ano ang magiging ano natin? Yes, exactly po. Actually, the whole movie is based on a short film we did. With the same, parang series siya ng short films of suspense thrillers din. One of which is ito nga yung title. Sa simula at simula po, that title, yun na nga, connotates, parang explores the idea of how is it to be famous? What are the bounds you're willing to cross to get that fame? May parang nasan ba yung pagsisisi pagdating doon? Somehow, pag sinabi mo bang you have arrived, what did you sacrifice? What parang may mga sinakripisyo ka ba? May mga pinitawag ba sa prinsipyo mo sa buhay? Parang ganun po yung isa sa mga in-explore na idea or theme dito sa pelikula. Kasi when you are told, pag sinabihan ka ng ganyan, somehow you feel big, hindi ba? Yes, ma'am. You have arrived. So why the title for the three girls? Why this title for the three girls? Yun po, parang silang tatlo as characters, parang they were as social media influencers. Hinahabol nila yun. Not just for themselves, but for their families as well. For kung ano bang motivation na bit-bit nila para makuha yung ano na yun. Dito sa pelikula na ito, may intindihan po natin somehow kung ano yung mga pinagdadaan nila, ano yung kailangan nilang isakripisyo. At bukod po doon, hindi lang sila yung tatlong character sa pelikula. May isang, may fourth character, the one watching, the one behind that screen, the one commenting, the one, yung mga followers. Parang tayo, kasama tayo doon sa pelikula. Somehow, yung pinagdadaanan nila, napupush na din, yung mga nagko-comment, yung mga followers, ganyan. Yun. Kung ano man yung maabot nila, pag sinabing they have arrived, yun. Sa dulo ng pelikula, mapapaisip ka. Or at the very least, yun po yung aim ng pelikula. Direct, pwedeng mag, ano, pwedeng ano, sabihin nyo sa amin, a little background about yourself. So, we would know kung, if finally you have arrived. Of course, I should have arrived. I began as a writer po. ABS-CBN din, writer, head writer from Dreamscape. Me, my friend, si Direk Philip King, also here, who's also a producer, and si panaming partner, si Direk Lino. We formed the Ring Entertainment. Our first project was Fragment under Dreamscape, I Want Them. So after nito po, so yun, sana yun. Ang aim lang namin, gusto namin makapagkwento ng mga pelikula o mga kwento na bihira ng mga kwento or yung mga the type of stories we wanted to tell ever since. Ayan. Did you finish a course in filmmaking? Course daw po. I'm a broadcast graduate po, Broadcom sa Iloilo. I pinaka malaki pong influensya sa akin is the course by Sir Ricky Lee. So one of my mentor. And then after that, a few workshops and then din po sa filmmaking. And of course, yung experience po sa ABS, sa writer, head writer. Thank you for that. Kay Elise, you're doing very well, ha? Dala-dalawa ang, ano mo, yung sandugo is doing very well. Palagay mo, anong sikreto mo para sabihin namin na you have arrived? Wow. Well, I think naman, ever since, I've always said na experience is probably my weapon. Na parang kung, kaya gusto ko din pong tumatanggap ng proyekto. Kasi gusto ko pong mas, yun nga, mas mahasa, mas makagawa ng iba-ibang character, mas makapag-kwento sa iba't-ibang paraan. Kaya yun po, I think, the more
siguro sana the more that I'm doing different types of shows and projects, mas napapakita ko po my versatility. Sana, hopefully. And yun po, I'm just really grateful na I'm given this opportunity right now. So, go lang. Thank you po. Thank you, Manay Etel. Our next set of questions will come from Archie Liao of Abante Tonight and other publications. Hi, ito Archie. Good evening. You have arrived ay kwento ng magkikibigan na gagawin ang lahat para makakolekta ng maraming likes sa social media at saka magkaroon ng maraming followers. Bilang mga celebrity at saka, influencers na rin, kaano importante sa inyo magkaroon ng social media account? Well, go sis. Well, para po sa akin, honestly, sa panahon po ngayon, doon na talaga umiikot eh. Sa likes, sa followers, gano'n na po yung, parang gano'n na yung naging sistema sa panahon ngayon na parang minsan nga po, honestly po, kahit magaling ka naman, pero konti yung followers mo, parang gano'n, minsan hindi mo talaga makukuha kung ano yung gusto mo. Kaya din kailangan, parang ako po, nagsimula po ako sa siguro mga 10,000 followers po ako nagsimula, ganun, after ko ng PBB. For me, importante din po talaga yung followers, yung likes, kasi tulad po nun, dun ka talaga mapapansin ng mga tao kung ano yung mga kakayahan mo, kung ano yung mga kaya mong gawin. Pero dapat, para sa akin, kailangan, pag may mga followers ka, kahit ilan pa yan, dapat yung mga ipapakita mo, yung mga ipopost mo, ishishare mo, dapat yung maayos. Kasi madami po nakakita, may mga bata, matatanda, marami kang may impluensyahan sa isang click mo, sa isang post mo, sa isang share mo. Liz? Well, because of our work po, sa celebrities, importante naman po talaga yung social media. But then again, we can post and show the public what we want you guys to see. Pero at the end of the day, ang totoong buhay pa rin is off of social media. So, yun po. For me, it's really important, depending on your work, depending on your environment. But yun, maging aware lang po na, or maging mas aware na reality is still off of social media. Si Ariel? As for me naman, social media has a lot of positivities, also negativities. But when it comes to our work, the industry that we're in, social media, we have to use social media, of course, because we have to influence. We have to influence people to be better. And also, meron din naman mga negativities. Minsan, if we're using too much social media, we tend to like leave off, you know, real life experiences. You know, to be with our family, to be with our friends. And for me, I try to approach this type of philosophy. It's called digital minimalism. I read this from Dr. Mark Hyman. It's an article from New York, and he said that we have to use digital minimalism, and it's the type of philosophy that says you have to ask yourself, what do you value most in life? And from that, you start by using technology, by how do you use the technology, by asking yourself the specific values in your life, what's important to you. And that's how you use social media. You use social media to be intentional, to be very selective. Hindi lang yung parang magbababad ka lang sa social media, and kung ano lang yung makita mo, yun na yung papanoorin mo, yun na yung babasahin mo. So, well, pasabog. Oh, ano yun? Digital. Digital minimalist din to eh, si Archie. Follow-up question. When do you feel na helpful or healthy sa career, no? Unhealthy na
social media. Kahit sino ko ba sa amin? Yeah. Siguro, I think it's when, kasi hindi maiiwasan sa amin na we... Sa karera niyo. Yes po, na in our industry na minsan masyado na namin napapakinggan kung anong sinasabi ng mga taong. And people have different opinions, they have different values. So kung na-experience ko po kasi na habang pinapakinggan ko yung bawat isa, though it's nice to hear constructive criticism, pero at the same time, pag papakinggan mo yung bawat isa dyan, para kang mababaliw ka eh. Kasi you're gonna have to follow each one of them. Eh, iba-iba po sila ng concept, gusto sa buhay, gusto para sa'yo. So, yun ang medyo parang for me delikado. Once na masyado akong nagbabasa ng mga comments, ng mga sinasabi, I get to, it gets in my head and masyado na akong nag-iisip na ano ba dapat talagang ginagawa ko. So when that happens, it's important to go back to your roots, kung ano talaga yung ikaw mismo, kung ano yung nasa puso mo na kinalakihan mo, kung ano yung para magawa mo ng true to yourself, so you stay true to yourself. Kasi nga, kung papakinggan mo yan, nakakabaliw siya talaga. Ayun, yun yung delikado sa social media. Ako naman po, importante po sa akin na magkaiba po talaga yung social media at saka yung personal kong buhay. Pero ako naman po, nasanay, parang ngayong year, parang kumukota po ako sa mga issues, ganyan. Para sa akin, as long as kilala ko po yung sarili ko, kung ano yung ginawa ko, hindi na po kailangan mag-matter kung ano yung sinasabi ng ibang tao. And kung may sinasabi naman po sila, ako po hindi ko po talaga binablock yung mga bashers, yung mga taong nagda-doubt sa akin, kasi yun din po yung nagagamit ko eh kapag kunwari sabihin ng isang tao na ganito ako, ganyan ako, mas kinikilala ko yung sarili ko na hindi. Kilala ko yung sarili ko, hindi ako ganun klaseng tao. Last question, was there a time na naisipan niyo na mag-detox sa social media? Ako po, hindi po. Kasi ako, meron po akong dalawang Instagram talaga. Meron po akong private Instagram. And meron din po akong public. Halos lahat nga tayo may ganun na po eh. Kasi yung mga pinupost ko na lang po sa social media, sa public ko yung pag-about sa work po, kapag may kailangan po akong i-update sa mga supporters. Pero, mga promo. Promo, ganun projects. Kaya meron po ako ng private kasi dun po fina-follow ko yung mga kaibigan ko talaga, yung mga close sa akin, pamilya ko, ayun po. So, never pa naman po nagkaroon ng time na umalis talaga ako sa social media. As for social media detox, I don't think for me ha, there's no need for that kind of social media detox. As long as you're very intentional when it comes to using technology and you're very selective with what you're doing, because it's already 2019 and we all need social media that's how we build connections, that's part of our work. So kung magdi-detox tayo from that, it's gonna be very hard for us, diba? So we just have to be very selective and intentional when it comes to technology use. I mean, because of bashers ko naman. Walang instance na ba? So far si Ariel, parang ako. Pero si Izzy. Sa akin, nagawa ko na po yun before. Hindi ako nagde-delete ng account. Pero I delete the app off my phone. Para lang po ma-refresh ako na mawala din yung stress. Kasi minsan kahit hindi ka magbasa, makakarating pa rin sa'yo somehow. Because of people tagging you or napag-usapan. So pag ganon, hindi mo din maiwasan na hindi mo
hindi pumasok sa utak ko. So that's when I know na it's time for me to take a break of social media. Parang sa akin naman healthy yun for me. Iba-iba naman po kasi tayo. So for me it's healthy kasi refresh, parang refresh ko na din yun, refresh button na wag muna akong mag-social media. Pero hindi na naman po mararamdaman yun kasi nga hindi naman ako nagde-delete ng account or anything. It's just for my personal peace of mind. Okay, thank you. Thank you for ito, Archie. Ito yan, si TJ. Kasi si TJ, rin yan, yung influencer din yan. May mga Indonesian fans yan, may mga Pinoy fans yan. Ikaw ba nakapag-social media detox ka na ba? Ako? Hindi pa. Kasi actually, na-enjoy ko yung social media. Kahit may mga negative na lumalabas, or may mga basher, may fake news, wala akong pake. Kasi sabi nga ni Barbie, kung alam ko naman yung totoo, ba't ko kailangan pang sirain yung isip ko na, hindi naman totoo, alam ko yun eh. So, I'm just still looking dun sa brighter side na dito ako kumikita, dito ako nagtatrabaho, dito ako nakikilala ng mga tao sumusuporta sa akin. So, ba't ko ito tatanggalin? This is my only platform para mas makilala nila ako. So, I'm just using it on a positive way. Kaya, kasi talaga, social media. Thank you.